Wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion? Siguro meron portion? Ang naging mecha lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Siya yung nagde-decide para sa anak niya. Ngayon sinasabi niya hindi daw siya kumupit, hindi daw siya kumuha, nagnakaw. Pero bigla siyang meron daw palang portion na hindi naman masakit sa bulsa. Magandang araw mga kachika, Rigel po ulit ang inyong Chika Patrol. Bago tayo magsimula mga kachika, inaanyahan ko muna kayong mag-subscribe dito sa ating Bunting Channel para palagi kayong updated sa mga latest at nagtitrending ng mga showbiz balita. Sa wakas ay nagsalita na si Angelica Yulo, ang ina ng two-time gold medalist na si Carlos Yulo. At dito nga mga kachika ay ipinahayag niya ang kanyang panig tungkol sa mainit na usapin ngayon sa di umano'y hidwaan na namamagitan sa kanila ng kanyang anak. And mga kachika, dito sa statement na binitawan ni Angelica, meron siyang tatlong bagay na binigyan ng emphasis. Iyon ay ang hindi niya daw ninanakawan ang kanyang anak na si Carlos. Sunod mga kachika, sinabi niya rin na masama ang loob niya sa current girlfriend ngayon ni Kaloy na si Chloe San Jose. At yung pangatlo mga kachika, meron din siyang sinabi na tila hindi na nagagawang bisitahin ni Kaloy ang kanyang pamilya, maski daw mga kachika yung mga kapatid nito. Ngayon mga kachika, unahin natin yung sa pera. Panoorin natin yung statement ni Angelica tungkol sa di umano'y pangangwarta at pangunguha niya ng pera sa kanyang anak na si Kaloy kahit na ito ay walang pahintulot. 70,000 na na ayun yung masasabi kong nasa akin ngayon, as of now, no? Kasi, ang tawag dito, cash incentives niya yun, ng World Championships 2021. So, sa akin ibinigay ni Ma'am Weng, kasi, ayoko mag-ano, no? Siyempre, alam mo na, ano din sa kanila yung X din, red flag din sa kanila yung girl. So yun yung ano, so sa akin ibinigay. So ang ginawa ko, syempre nararamdaman ko na bilang ina na parang ang sabi ko is baka maubos yung anak ko in the future. So ang ginawa ko, inano ko siya, diniposit ko siya under my name sa BPI account dito sa may Vito Cruz. Then pinahold ko siya, ginawa ko siyang bond for credit card. Na nung nagkaroon kami ng diskusyon ni Kaloy, pinuntahan ko agad yung BPI kung paano ko siya pwedeng isoli yung credit card para ma-withdraw ko yung pera niya. So unfortunately, kailangan ko ng 2 years para ma-withdraw ko siya, otherwise kasi magpe-penalty ako. Tapos for ano pa daw yon, sabi nila for approval pa. Basta ang alam ko, sabi ko nga, dahil sa konsensya rin namin ng asawa ko na wala kaming ninakaw, wala kaming ginalaw na pera niya. Siguro meron portion? Siguro meron portion? Na hindi man lang sabihin mong aaray yung bulsa niya. Na parang ano, kasi inano naman namin, ininvest sa bahay ng ano, para, di ba, na makita din niya na eto, kahit paano. Sa bahay man, pwede nyo pong ano. Yun yung sa bahay na pwede mo masabi na, ay, may remembrance ako sa pera ko. Ngayon, eto na mga chika. Ngayon, ako wala akong pinapanigan sa kanilang dalawa ni Kaloy. Pero dito sa statement na to ni Angelica, meron akong nakita na parang hindi tama eh. Una, eto 70,000 mga kachika. Sinabi niya, ibinigay sa kanya nung coach ni Kaloy dahil red flag daw si Chloe San Jose sa kanyang anak. So mga kachika, eto nag-decide etong si Angelica na sa kanya lang, sarili niya lang, hindi niya kinonsulta yung anak niya, na kunin yung pera at ilagay doon sa sarili niyang bank account. Ngayon mga kachika, eto na yung nakakatawa dyan. Nung si Kaloy ay nagalit, kumbaga siguro kinwestiyon, mama bakit mo kinuha yan, akin yan. Gusto nang ipawidraw sa kanya, gustong ibalik ni Kaloy sa kanya yung sarili niyang pera. Pero hindi na nga daw makuha
dahil meron na itong band sa BPI. Ngayon, ito yung nakakatawa dyan mga kachika. From the first place, bakit mo naman kasi kinuha nang wala naman palang consent ng iyong anak? Kumbaga nag-decide ka mga kachika, yung anak mo way back 2020 year 2020, hindi na siya minor de edad 20 years old na siya that time. So yung depensa niya mga kachika, feeling niya raw as a mother, mas alam niya yung ikabubuti ng kanyang anak, kaya in-override niya na yung decision noon mga kachika. Kumbaga tama ba yun mga kachika, hindi na minor de edad 20 years old at that time si Kaloy. So, hindi mo na ba i-honor or i-consult man lang yung anak mo kung meron kang gagawin sa pera na pinaghirapan naman niya? Ngayon siguro hindi lahat kayo mag-a-agree sa akin, pero ang personal na opinion ko mga kachika, kung pera naman pala ng anak mo, kahit ikaw yung kanyang magulang, at least tanungin mo man lang kung papayag ba siya na ipangalan sa'yo or ilagay sa bank account mo yung napanalunan niyang pera. Tumunod mga kachika, ito yung matinding usapin ngayon Yung sinabi niya mga kachika na wala daw siyang kinuha, wala siyang ninakaw or something like that mula dun sa kanyang anak. Pero ito, bigla siyang meron palang portion or merong konti siyang nakuha na hindi naman daw masakit sa bulsa. Ngayon mga chika, nag-research ako, no? Etong sinasabi niyang portion na to, more or less 500,000 daw pala. Ngayon para kay Angelica, no? Sinasabi niya para naman daw ito kay Kaloy, para magkaroon ito ng bahay, para magkaroon daw ito ng investment. Ngayon mga chika, kagaya nung sinabi ko kanina, no? Hindi na minor de edad si Kaloy. Alam niya na kung ano yung dapat niyang paggamitan ng pera. Ngayon as a mother, pwede mo siyang bigyan ng advice. Pwede mo siyang i-guide kung saan niyan maganda gamitin or lustayin yung pera niya. Pero mga kachika, hindi dapat ikaw yung mag-decide para sa kanya. Kasi nga mga kachika, hindi na siya minor 23 years old na siya. Malay ba natin kung iba yung priority niya, kung hindi pala bahay, kung gusto niya palang mag-invest sa ibang bagay, kung gusto niya palang merong biling ibang property, nasa sa kanya na yon. Di ba mga kachika? Ngayon dito sa statement na to ni Angelica, siya yung nakikita kong red flag Opinion ko lang to mga kachika. Kasi di ba, siya yung nagde-decide para sa anak niya. Ngayon sinasabi niya, hindi daw siya kumupit, hindi daw siya kumuha, nagnakaw, pero bigla siyang meron daw palang portion na hindi naman masakit sa bulsa. Ngayon kahit 10,000 lang yan, 20,000 lang yan, mga chika, yung moment na nilustay mo yan without the consent ng iyong anak or ni hindi mo man lang siya kinonsulta, hindi ko nakikita na okay yan. Sa tingin niyo ma'am, ano ang naging mitsa dito sa hindi niyo pagkakaunawaan ng anak niyo ni Kaloy? Sa anak niyo na si Kaloy? Ang naging mitsa lang naman talaga, no, ever since is yung babae talaga. Yung girlfriend. Yes, oo. Lalong lumaki, parang feeling ko, nilalayo niya sa amin si Kaloy na, oo, alam ko gusto nilang makasama. Gusto niyang makasama si Kaloy. Gusto rin siyang makasama ni Kaloy. Pero syempre kasi, pamilya kami, kumbaga parang matagal din namin siyang hindi nakasama. Because of pandemic, di ba? Ilang ano yon. So, syempre, kung siya, gusto rin siyang makasama ng girl, how much more kami na pamilya niya? So, ayan mga kachika, direkta niya ngang itinuro si Chloe San Jose, yung girlfriend ni Carlos Yulo, na di umano'y dahilan ng samaan ng loob nila ng kanyang anak. Ngayon mga kachika, sobrang okay naman yung paliwanag niya dyan. Ano? Meron pa nga siyang ikinuwento dyan na certain event kung saan kailangan daw matulog ni Carlos Yulo at nung kanyang girlfriend sa iisang kwarto noong sila ay minor de edad pa lamang. Pero kinontra niya daw iyon at hindi pinayagan. Sobrang okay naman yun mga chika kasi from the word itself, minor de edad nga daw yung mga bata. Pero eto na mga kachika, nung si Carlos Yulo hindi na minor de edad, kumbaga isa na siyang adult, dito na naging questionable mga kachika yung paliwanag nung kanyang ina. Kasi parang ginagawa niya mga kachika, parang pinapipili niya si Kaloy between the family and the girl. Ngayon mga chika, very common na ito sa totoo lang ha. Yung mga nanay na hindi nakakasundo yung girlfriend or asawa nung kanilang mga anak. Pero syempre as a mother, kahit na ano pa yan mga chika, kahit na nakikita mo mga chika na hindi okay yan sa paningin mo, pero yung anak mo mga chika hindi na nga minor de edad yan Kaya niya nang mag-decide para sa sarili niya. Yung mga parents nandyan para laging sumuporta at tulungan yung kanilang mga anak kapag ito ay nadapa o nasaktan. Pero never dapat ding parents ang magdidikta
ng gagawin ng kanilang mga anak, lalo na at kung ito ay hindi na minor de edad at may sarili ng pag-iisip. Ngayon feeling ko mga kachika, eto ha, dinadivert niya yung issue, yung samahan nila ng loob tungkol sa pera dito ngayon sa girlfriend. Kasi meron din siyang statement mga kachika doon sa mga previous posts niya sa social media na parang sinisisi niya mga kachika etong si Chloe San Jose na ginagatasan daw si Kaloy. Diba chika? Pinakwartahan daw. Ngayon kung kinakwartahan si Kaloy nung kanyang girlfriend, aba ibigyan mo ng advice, bigyan mo siya ng payo, huwag mo siyang i-post or laitin or i-bash sa social media. Nandun pa nga mga kachika yung parang itinatakwil niya si Kaloy. Diba? Kumbaga imbis na advice at paggabay yung ibigay niya sa kanyang anak, eh ginigera niya yung girlfriend mga kachika. At dumating na nga sa point na pati sarili niyang anak eh ginigera niya na din. At ngayon mga kachika, dumapo tayo sa pangatlo, yung tungkol sa galit daw nung kanilang pamilya kay Kaloy Yulo sa kasalukuyan. Panoorin niyo ito. Na gusto rin siyang makasama. Even yung mga kapatid niya, kasi talagang medyo nalulungkot lang, no? Kasi sobrang close silang magkakapatid. Pero after nung nangyari yung ano namin ni Kaloy, so parang kagano, even yung youngest ko, yung eldest ko, yung ano, medyo si Eldro, medyo ganun-ganun lang yan eh. Hindi ganun kalalim, katulad ng sabi nga nung teacher ni Iza nung nagkausap sila sa palarong pambansa na sobrang malalim yung galit na nararamdaman ng youngest ko. At iyan nga mga kachika, kumbaga binigyan niya ng emphasis dyan na tila hindi na daw nakakapagbigay ng oras sa kanila si Kaloy. At bukod pa nga dyan mga kachika, sumasama na daw yung loob ng kanyang mga kapatid dahil nga daw hindi na nito nagagawang magpakita sa kanila. Eh mga chika, in some way ano, tama naman dyan si Angelica. Kumbaga syempre magtatampo ka talaga kung hindi ka man lang mabigyan ng oras para mabisita, makamusta. Yan mga chika, kumbaga kahit ako personally, mararamdaman mo yan bilang magulang pag yung anak mo walang pakialam sa'yo. Masasaktan at masasaktan ka rin. So meron siyang pinaghuhugutan dyan, which I think is justifiable naman. Pero mga chika, may pero tayo Kung ganyan yung nararamdaman mo, dapat kausapin mo na lang yung anak mo. Hindi mo dapat yan ipinupost or ipinararating pa sa social media. Sa totoo lang mga chika, mayroon tayong mga nagko-comment sa videos ko, ano, sinasabing wag na daw kumuda, wag na daw mag-comment, ba't daw pinag-uusapan. Ngayon mga kachika, sa ginagawa na yan ni Angelica Yulo, na siya mismo ha, yung nagpo-post ng issue ng pamilya nila sa Facebook, sa kung saan-saan mang social media platform. Di ba, siya mismo yung gusto na mapag-usapan sila? Kasi dapat kung merong issue sa isang pamilya, na andoon lang yun sa pamilya na yun, hindi na dapat palabasin yun sa labas. Ngayon etong si Angelica Yulo mga kachika, dahil masama yung loob niya sa kanyang anak o yung pamilya niya masama ang loob sa kanyang anak, mga kachika, pinasabog niya sa social media. Kaya yung tuloy, saktong-sakto, ano, nakakuha ng 2 gold medal yung anak niya na si Kaloy. Tapos itong mga netizens naman, naungkat itong hidwaan ng mag-ina dahil si Angelica Yulo din naman, mga kachika, yung nag-broadcast niyan sa lahat. Kumbaga pinaalam niya sa lahat Kumbaga siya yung nagsasabi, siya yung nagpo-post. Meron pa nga akong nabasa ng mga open letter for Carlos Yulo daw from a family friend. Hindi tuloy maiwasan ng mga netizens na mapag-usapan at mapagkwentuhan itong ang usapin na ito. Pero sana mga kachika, no, maayos na rin yan ng mag-ina kasi family pa rin naman sila at the end of the day. Panigurado sa isang maayos na usapan mga kachika, magkakasundo-sundo rin sila. Lalo na at pera lang ang involved. Lagi nating tatandaan, pera dapat yung pinaka-last na reason kung bakit tayo kailangang magtalo-talo sa isang pamilya. O siya mga kachika, hanggang dito na lang muna. Sana huwag nyo kalimutang ibahagi ang inyong mga opinion dito sa comment section. Chika Patrol signing out. Chika, huwag niyong kalimutan mag-like, comment, and subscribe. Para sa iba pang mga celebrity news, i-click lamang ang mga videos na ito.